Diyos, sinabi mo sa iyong mga salita, di ako iiwan, ni pababayaan. Sa araw nito kami po ay mayroong special na ibibideo ngayon. Nandito po ako sa bahay ng aking kapatira na si Siganda. So, nandito po, busy sila guys. Na before humarap sa camera, eh, tingnan natin po yung ginagawa nila guys. Silipin natin sa kwarto pa yung ginagawa nila. Hello mga sisi! Anong ginagawa? Napakaganda sila. Guys, oh, napakaganda sila before kami mag-mukbang. Kikialam mag-make. Ayan, ayan si sisi. Si Liberty, and then si Barbara. O, kumusta nagkakilayan natin? Nagaroon na kami. Hindi ko alam kung ano itsura ko dito. Ayan, nagpapaganda sila si mga guys. Bumari lang po ito. Nagpapaganda sila bago kumain. Para daw maganda raw sa sa interview mamaya. Nagkakaguro sila talaga. Kasi para ano? Ano pa mga pinagagawa niyong retoke sa mga mukha niyo? Kasi yung magmaskara. Nagpapractice kami ngayon. Yes, hindi ko alam. Ngayon lang. Para nagpapractice daw sila guys. Maglagay ng maskara. Ayan, saka ang ginilagay nilang lipstick, eh, alam mo yung 24 hours talaga hindi matatanggal. Siyempre, diba? 24 hours kakain. Ayan. Yung outfit niya. Ayan, ready outfit na tayo. Ay, nako. Ito yung collection. Okay, ito yung room niya. Ito talaga ang sinupresa natin. At ang tagal kasi, oh. Ayan. Tingin ka na doon. Tingin ka. Okay, dapat. Ayun na, oh, ganda-ganda na ni Barbara. Oh, dapat sa mga makeup natin ganyan, eh, makasagot tayo na maayos. Okay, sige. Game na kami. Okay na, sige, let's go. Okay. Sige guys, oh, let's hindi go. Hindi na pa-sumlay, ha? Hello, guys! Good morning! Hello! Good morning na ba, oh, Miss? Good morning! Sa ito, guys, kami po ay magmumukbang, wow. Pero may kwentuhan kami na mangyayari mamaya. Yes. So, habang kumakain. Yes. Okay. Dahil isa pa, sis, cheat day ko ngayon. Kaya ako masaya. Dahil na pagkakanan. Kanin. Wow, grabe. Ano pa, kanin? Baaw. At baaw pa rin. Kakainin ko yan lahat. Shrimp. Itong favorite ko actually, yung bongo. Kasama ng munggo na gulay. May munggo tayo. And this is the loaded lettuce salad. Wow. Dalawang oras ko yung hinanda. Meron tayong mango, ripe mango. Meron tayong nuts, walnuts, roasted nuts. At saka shrimps. Meron ito. Grapes, and boiled egg, cheese, parmesan cheese, and ano yung pangalan ng violet na ito? Repolyo na violet. And lettuce, and okay. And dash of garlic and pepper and salt, little salt. And may dressing siya ng konti. At Caesar salad dressing. Yan. So, ito na tayo. Ikaw, ano yan? Yung salada. Salada. Yan ang paborito ng mga Pilipino. Yes, yan yung... Tapos, nilagang... Okra. Ayan. And then, meron tayong hipot na kanina niluto ko, guys. And then, meron tayong pineapple. Meron tayo nilaga. Yung aking rice. Meron tayong munggo. Paborito ng Pilipino. And of course, ang favorite ni Jessica, pakuha watermelon. Siyempre, nawawalan. Kanin ni kanin. Ang favorite ni Barbara. Yes. Kanin. Okay. Lettuce, her favorite. And so, guys, masaya kami ngayon dahil nagkasama-sama kami ng mga kaibigan ko. And then, si beautiful Jessica. Yan, kasama namin. Well, hindi siya nakikita sa ano. Yeah. Hindi siya nakikita. Say hi. Say hi, Jessica. Hi, guys. Hi, guys. Oh, so beautiful. Hi. Yan po, wow. Si beautiful Jessica. Okay. Hey, kumakain kami guys. Kami eh magtutukoy kami ng mga questions. Grabe. Kasi Mother's Day, di ba? Ang whole month ng May ay sineselebrate ang Mother's Day, di ba?
Ano ano na bang may ba? May rin ba? Pa ba? May rin na. 31. Ito yung closing ng May. May 31. So yung usapan po namin guys eh about about mother and about wife, di ba? Sa ating mga asawa. So ngayon, uunahin ko si Sister Barbara. Habang kumakain ka. Inom ka muna. Paano ba maging isang mabuting ina? Sa yung mga mabuting ina. Kailangan dapat mong ito siyang kailangan, no? Pero mabuting ina. Kala ba naman sa mga bata, huwag ka yung utos mo, parang hindi ka nabuting ina eh. Oo. Diba? Siyempre, kailangan. Paano yung, ano yung masasabi mo sa mga nanay na, paano ba maging isang ina? Yung ulitang ina. Yung isang nanay. Sige, bangutin mo. Yes. Siyempre lang daw yung pagsisilbi sila. Oo. Wala ka mga bata, diba? Katulad ng ano? Ano, yung yung lahat ng kailangan nila, halimbawa kasi katulad nila, mga bata pa sila. So, kailangan bilang nanay, pagising ng umaga, may pagkain na, nakahain. Ganyan, ganyan din siya, ano, sa asawa. O, diba, wala nang gagawin. Kaya, ang nanay kaya laging ganun, yung ilan na lang, wala kang ipagawa sa kanila, ito na lang ang gagawa na. Parang ready na, kakain na lang. Right? Kung may kailangan sila, na ano. Nandiyan ka palaki. Oo. Ikaw naman, sis. Mama na mama ko dyan. Mayroon natin. Parang ano din ako sa pamilya. Pero sis, alam mo, ang pagkakaiba, kasi full-time siya. Yes. Sa akin naman, napakahirap yun, ano, kasi hindi ako makapag-full-time, wala na, ito may pasok, madali. Pero kailangan niya, sa gabi, naka-ano na yan. Naka-prepare na. Para bukas, kung kakainin, kung ihahanda mo. Kala nung lumalaki yung aking anak, nag-aaral, dapat ay naka-ready na, naka-andyan na yung mga damit niya, may dress niya. Para pagising, gigisingin mo, bubuhatin mo pa yan, ayaw pang manghising, papakainin mo, paliguan, pakain. Parang wonder, super, darna, day na. Kasi kailangan kong bilisan yun, kasi papasok pa ako ng work. Dadaan ko pa yan, for how many years? Kaya may nagre-ready na din ako. Kasi nakaharap yung nanay. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Kaya isang anak, may nagre-react dito. Kaya talaga guys, bilang isang magulang, napakahirap po, lalo na pagka working moms ka. Katulad ko, working mom, na napakahirap talaga kung paano pa i-divide yung oras mo sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, at sa trabaho mo. Sabi nga ni Pisbeng, na sa gabi, iniisip niya na kung anong gagawin. Talagang nakaano na yon. And then, ganun din si ano, napag-gising mo, kailangan unahin mo yung pamilya mo talaga. Pagising lang, may pagkain na dyan. So, ikaw na yung parang katulong, diba? Personal yaya. Pag-ibig ko ng umaga. Gabi na lang. Stage mother pa nga ako, sis. Oh. Dahil itong panay ko, ano siya, singer. Oh, singer. Oo, alam mo, grabe yung tangkirap doon. Pag mamimili ng mga gamit niya, makeup artist niya. Yeah. Tapos alam mo pa, dami kong bit-bit, oh, mga kanyang dress, makeup, lahat yan. Tapos sa box, kumakanta na rin niya. Yes po, gusto ko kumalimit ang boss niya. Naranasan ko rin yung sit na, alam mo sila, fans tayo. Oo, naglalakad sila sa mall, ano? For example, mall. Ako parang yaya, alam mo lahat, nasa akin, ilang yung bag ko, bit-bit ko. Samantala sila, wala silang bit-bit. Nasaan niyo ba yun? Yes, ato din po. Di parang feeling mo na, nanay ka nga, pero feeling mo, yaya. Katulong yaya. Hindi, masaya tayo para doon. Yes, pero hindi naman kami nagre-reklamo bilang isang magulang at mga anak dyan. Hindi kami nagre-reklamo kasi love namin yung ginagawa namin kasi doon tayo masaya, di ba? Correct. So, bilang isang magulang, ano yung nagpapasaya sa'yo? Yung nakita ko silang ano, malusog, nakita ko silang masaya. Diba, pag masaya sila, masaya ka na rin. Mas lalo na ako, meron na akong ano, binatang anak. Siyempre, kailangan, kahit lalaki yun, kailangan i-guide ko pa rin. Siyempre, yung isipin ko. Oo. Ayaw mo, ayaw mo. Nakakarinig po nito, ayaw pa niya magtatunggan. Balik pa rin kami kasi gusto ko. Hello, painting guys! Sana gawin niyo ng aking dalaga. Tao siya ng tawa, oh. Dahil pinikan, ayaw. Ayaw. Ewan ko dahil hinaharangan kasi ng mahabang bari ng pananilito. Medyo, kailangan relate ako stable mo siya. Meron akong anak, since birth, wala pa rin. Kaya nakafocus kasi sila sa pag-aaral. So, maganda naman yung kesa naman yung iba naman, di ba? Bata pa lang, hindi pa nakapag-aaral. Meron nang nililigawan.
At napaka ang problema ng mga magulang, yung nanliligaw na yung mga anak. Tapos may mga boyfriend na, di ba? So, napaparalim talaga ang mga nanay pagka ganun. Anong ginagawa niyo pagka ganun? At kasi, syempre, hindi ako kasi, sinabi ko na talaga sa kanya na bata pa siya, hindi pa siya, para sa akin, ayoko pa na magkaroon pa siya ng, eh magkaroon na siya ng girlfriend. Kasi sa junkie pa siya, nilook pa nga siya, sabi ko, ikaw ba, pag nag-girlfriend ka, may pang-date ka na dyan. Oo, oh, correct. Diba? Hihingi sa'yo. Siyempre, ako kahingi. Diba? Sabi naman, may date po si ganito. Diba? Hindi naman pang-date. Diba? Yung imbis na yung sinalang mabigyan natin, na nate, diba? O, maraming nakaka-relate na nanay ka. Diba? So, patensya na po mga anak at napapanood niyo po ito. Yes. Pero ito lang po talaga yung realidad. Hugot ah. Hugot. May mga hugot ng mami. Mm-hmm. Pero ito po talaga realidad ng isang magulang na hindi lang kami nagreklamo. Pero gusto lang namin magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata, di ba? Ang dami pa paglaki nila. So, ang sitwasyon ng pagka hindi na natin kontrolado. Minsan din na natin kontrolado yung isipan nila kasi may mga sariling isip niya pagka lumaki. Ano yung dapat natin gawin? Ano dapat gawin? Ah, ito nga eh, sabi nga eh, train up a child the way he should go. So when he is old, he will not depart from him. Kaya habang maliliit na sa anak, sa magulang. Kung maging isang role model sa para tayo tulara ng ating mga anak, ano dapat ating gawin? Siyempre kailangan ipakita mo yung magandang ano, mga halimbawa. Kasi katulad ng ano? Yung alba, sa loob pa lang ng bahay, dapat, ano, yung hindi nagmumurahan. Ay, yes, correct. Oo. Yung pagmumura, bawal yun, di ba? Tapos yun. Oo. Yung... Ano pa? Kasi sa atin kasi nanggagaling yung ano, kung paano sila. Yung kay hinatlan nila, magiging sila, di ba? Kaya minsan mga nanay, marami pa akong nakikita mga nanay na magaling magmura. Di ba? Pag nagputos, nagmumura, okay, naging kaugalian lang. So, yun po yung pinaka-iiwasan natin bilang isang magulang kasi pag habang lumalaki ang mga anak natin at nagmumura tayo, ma-adapt nila yun. Tama, no? Dios.